bida. Bulgar. Ayan, follow up ko na lang dun sa tanong ni Manay. Siguro kasi, di ba originally kayo talaga yung love team dito, tapos pinasok si yung karakter ni Isabel at ni Carlo. Baka dahil doon, no? Sa tingin nyo? Speechless sila. Kasi, siguro, siguro. Sa tingin nyo ba, sa tingin nyo, nakatulong or naka-apekto dun sa story, yung pagpapasok sa karakter nilang dalawa? Siyempre, malaking tulong yun. Malaking tulong yun para sa show na alam mo, nagkakaroon ng conflict yung main characters. Na, kasi sa toong buhay, ganun din naman, di ba? Maraming conflict, so mas exciting. Kaya, nakatulong ba? Oo naman. Kasi, siyempre. Si Bel, marinig niya pag sinabi natin. Hindi, siyempre, ano mo kayong tanong? Naka-apekto ba o nakatulong? Hindi, kasi simula naman bago, actually parang mga second week pa lang nung Playhouse, sinabi na sa amin na papasok talaga yung may character. Ipapasok talaga ni Carlo, si Carlo dun sa show, di ba? So, alam na namin matagal na. So, hinihintay na lang din namin yung pagpasok niya. And alam nga namin may silang talaga yung part niya. Parang halos isang buwan lang. So, na-extend pa. Cameo role. Tapos na-extend, ganyan. Tapos pumasok si Ben. Kasi napahaba na rin talaga ng napahaba yung show. So, yun. So, I guess nakatulong kasi tumagal yung show, di ba? Pero happy ka ba na, syempre may mga fans din yung love team yun ni Carlo, no? Happy ka ba sa nangyari na nawala yung character niya? Or do you feel sad na, nawala siya? As Angelica? As Angelica and as your character? Mahirap yun, dalawa yun. Ano gusto mo sagutin? Yung character. Okay. Nalungkot siya nung umalis. Umalis siya, syempre may masaya ba? Pag may umalis bang masaya ka? Syempre nalungkot si Patty noon. Pero okay na siya kasi ang focus niya na kay Robin. Oh, you, as Angelica, ayaw mo sagutin. Pinapili mo ako ba yun na? Oh, sorry. Sabi mo kasi kanina as Angelica. Pinapili ka na eh. Wala na. Wala na chance. So ano, kasi nga, maraming sumubaybay dun sa character din. Marami lang naggulat bakit na. Kala nila hanggang ending matapanood na siya. Hindi naman yata talagang ginawa yung role niya hanggang ending. Okay. Sige, tapos ano natin dun sa character mo. Kasi sabi mo kanina, parang malakas yung impact sa'yo ng character mo dito, di ba? Sobrang nasad ka na mag-end na. Pero hindi naman ito yung first time na naging mommy ka. Diba? Yung anong natulong sa personality mo nung character mo na naging mommy ka dito? Tapos parang sa sobrang lakas ng impact sa'yo ng character, may mga na-post ka pa dati na parang gusto mo nang magka-baby, diba? Ba't may mga ganong emote ka? Hindi naman emote yun. Or may mahugot. Hindi naman mahugot yun. Siguro yung mga personal na ganun at kapag ka pinaparamdam mo yun sa social media, may gusto kang isigaw sa universe. Hindi yun parang ine-emote mo lang or ina-arte mo lang. So, hindi siguro magandang sabihin na emote or hugot yun. So yun talaga, yun ang gagaling sa inner feelings? Siguro, di ba? Hindi mo yun sasabihin para gumawa lang ng kung anong emote. So ano nga, parang na, ano yung nakita mo dun sa character? Gusto mo na talaga magka-baby? Oo naman. Nasa tamang edad na ako para magkaanak. And ayoko na mamawala sa mundong to nang hindi ako nagkakaroon ng anak. So gusto kong magkaroon ng pamilya, gusto kong magkaroon ng anak. Yun ang goal, yun ang ultimate goal. Pero may mga bagay na ibinibigay sa'yo na dapat i-prioritize mo kasi mas siguro ito muna yung asikasuhin mo dahil hindi pa para sa'yo.
So this year, yung goal mo na yan, hindi mo na matutuloy. Hindi mo na alam yun. Diyos ko, si God ba? Hindi ko na alam yun. Ikaw, may idea ka ba? Hindi, kasi syempre, pag may mga wish tayo, kiniklaim din natin yan para matupad, yan ba? Oo, na, pero syempre, kung ano na lang din yung ibibigay sa'yo ng mundo, yun na lang yun. Ganun na lang naman. So ano bang next project mo after Playhouse? Marami-rami naman. So hindi ka mapapahingan para magkaroon ng time sa lahat? Wala. Si Z, ikaw after Playhouse, anong next project mo? May pitch sa akin na bagong show, so after Playhouse pa. So, teleserye din? Alright. So, mga gano'ng katagal? Magpapahinga ka ba? Or after this, start ka ulit? Hindi pa naman. Siguro may mga ilang weeks din na magpapahinga muna ako. Uwi ng probinsya. Okay, sige. Thank you. Thank you. Thank you, Janice. At ang susunod na magtatanong ay ang mahilig makipaglaro ng bahay-bahayan. Maraming bako din si Michael Almasan of Dick's Buzz. Hi, Dick. Thank you. At then for Angelica, since nagsimula ka bilang child star, kung hihingi sa'yo ng pala pagdating ng panon si Robbie, ano mabibigay mo sa kanya bilang dumaan ka sa child star nung ngayon nga dito ka talagang sa showbiz? Oh, ano bang pinapaayo mo sa'yo? Wala. Na if ever na dumating yung panahon na humingi siya ng payo sa mga pinagdadaanan ng mga ng child star tuwang ngayon na? Wala eh. Ano lang, gusto ko lang talagang magkaroon siya ng respeto sa kahit na kanino. Bata, matanda, kaedad niya. Yan naman yung laging sinasabi sa kanya. So yun lang, kung ano man yung kinalalagyan nun, di ba si Kuya Jexman yun, si Direk Jeff yun, si Direk Paco yun. Pagka nagjo-joke siya, ayan, sinusuway ko siya minsan. Kasi minsan ginagaya na yung mga biro ko. So, ayun. Minsan nakala niya okay pa yung mga jokes na ganun. Okay, may pambata. Pero yan, ang sipag-sipag niya, and ang ganda-ganda nung mga pwedeng mangyari sa kanya kasi ang galing niya eh. Ang galing niya talaga. Ang galing siya. Okay, thank you. For Donkeys naman, so ngayon patapos na yung Playhouse. Ano yung, paano nagbago yung friendship ninyo ni Donnie? Nag-mature ba or mas nag-level up ba? For sure, I think nung nagsimula pa lang ang Playhouse, wal-wal pa lang ginawa natin, no? So yung chemistry namin, di pa masyadong, worked on. And I feel like, ayun, nakita natin sa AVP, sobrang nasyak kami nung nakita namin yung mga first episodes namin ng Playhouse. Kasi, sa school. Kasi grabe yung, I think, yung nakita namin improvement. And how, because of all the help we got from everyone on the set, and of course, the directors, parang naging mas close yung mga characters namin and naging mas comfortable lang kami sa isa't isa. Ako, thankful po ako for the friendship na nagkaroon kami dito sa Playhouse kasi it's good to have someone na kasama mo din sa teleserye. Hindi po yung ikaw lang po mag-isa. And masaya po, pati po sina Cindy, si AC Bonifacio. Nag-enjoy po kami sa teleserye ito, especially sa mga school scenes na kami yung tatlo. Tapos, yun po, I'm thankful po for the friendship. And congrats kasi yung spin-off online show ninyo sa I Want. Yes. Zekeli maging Sheila. Ay one of the most viewed content sa I Want. Ano yung reactions niya sa mga supporters ng Donkeys? Well, first of all, maraming salamat direct pa ako kasi siya yung nag-direct nun. And of course, ang ganda ng pagkagawa, parang movie talaga. And yung cinematography, the way they colored it, yung filter, parang they really put effort, GMO really put effort to put on a good show dun para sa I Want. So maraming salamat. And of course, sa lahat ng mga fans na nanood at nag-share, nag-post, nag-tweet, maraming salamat po. It really means a lot to us. Will the yung spin-off show,
magtutuloy after Playhouse, maski tapos na yung Playhouse. Yes, alam mo, dapat natin abangan yan, Bix, kung magkakaroon pa ng kadugtong ang Zekeling maging Sheila. Pero alam niyo ba, available, Zekeling maging Sheila. Alam mo ba, Bix, happy lang kami ngayon kasi nare-reach na rin namin yung mga global audiences namin. Dahil yung online content, available na rin sa TFC.tv. Sino nag-isip ng ano? Pakalan. Itong si Kelly maging Sheila si Tom. Oh, galing naman. Sobrang galing ng pangalan. Si Kelly maging Sheila. Okay, anong mas naunang naisip? Yung hashtag o yung character name nila? Yung character name nila, ang hirap nakaisipan eh. Yun yung okay. Wedding hashtag. Mm-hmm. Diba palang wedding hashtag siya? Ayan, Bix, thank you for question. Thank you, Bix. Ayan, pwede natin kay Aaron. Okay, our next question.